station number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang ako, namulat na ako sa hirap ng buhay. may umaambon. Ay, yung plastic. May umaambon sa loob ng buhay. Sabi ko na may tunog ng plastic. Wala na ba? Wala na. Okay, tumila na ang ulan. Take two. Bata pa lang ako, namulat na ako sa hirap ng buhay. Nakita ko ang pagsasakripisyo ng mga magulang ko, maitaguyod lang kaming magkakapatid. Noong elementary pag-uwi galing eskwela, nag-iikot ako sa mga kapitbahay para kumuha ng kanin baho boy na ipapakain sa aming mga alaga. Mabaho man ang amoy ng mga panis na pagkain, hindi ako nahihiya kasi ito ang ikinabubuhay namin. Tumutulong din sa mga magulang ko sa pagliligpit ng mga nakabilad naming palay. Ginagawa ko ang lahat kahit anong pwedeng gawin, makatulong lamang sa mga magulang ko. Sa sobrang hirap, minsan ay sinabi ko sa sarili ko, balang araw ay aangat din at makakaluwag sa buhay. Kaya naman bata pa lang ako ay pangarap ko nang makapunta sa ibang bansa. Naiinggit kasi ako sa kapitbahay namin na balikbayan mula Hawaii. Nakikita ko na marangya ang kanilang buhay. Sa katunayan, sobra-sobra talaga ang pagkain nila kaya marami akong nahakot na kaning baboy sa kanila. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana ay magkaroon din kami ng buhay na gaya sa kanila. Sana balang araw ay matupad din ang aking pangarap. Lumipas ang maraming taon. Natapos ko ng elementarya at high school, pero hindi pa rin ako gumagraduate sa American dream ko. Pero pagtungtong ko ng college, saka ko lang na-realize na hindi pala madaling abutin ang pangarap. Pagkatapos ng first year college, huminto na ako sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera. Hindi na ako kayang pag-aralin pa ng mga magulang ko. Nakakapanlumo pero hindi ako sumuko. Hindi rin naman ako nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko. Alam kong ibinigay naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kaya sa halip na magmukmok, nagtrabaho na lang ako para kahit papano ay makatulong naman ako sa mga gastusin sa bahay. Sa loob ng halos 10 taong pagtatrabaho, ay parang unti-unti ko na rin nakalimutan ang aking American dream. Hanggang isang araw, pumunta ako sa computer shop para magpalipas oras. Habang nakatambay, ay pabiriw kong nasabi sa may-ari ng computer shop, "Kuya Tony, baka pwede mo naman ako mag-apply sa... i-apply mo naman ako sa Canada." Hindi ko alam kung bakit lumabas sa bibig ko ang biro na yon. Sumagot naman si Kuya Tony, "Sige, maghintay ka lang dahil may nauna lang nag-apply sa'yo. Tingnan na natin kung ikaw yung mapipili ng employer." Hindi ko inakala na ang birong yon ang magiging tulay sa matagal ko nang pinapangarap. Ngayon, sa tulong at awa ng Diyos, ay 5 taon na ako dito sa Canada at permanent resident na. Pinatigil ko na sa pagtatrabaho ang mga magulang ko at ako na ang sumasagot ng monthly allowance nila. Sa lahat ng naging sakripisyo nila, my parents deserve an easy and comfortable life. I believe God's plan is always the best. Sometimes the process is too long and God is silent
but he is actually doing something special for you. Ngayon, hindi ko na kailangan pang manguha ng kanin baboy para makasurvive. Sa pag-ikot ng aking kapalaran na patuloy, pasalubong from Canada. Magkano ba palitan ng Canadian dollar ngayon? Pwede na yun. Oo nga, para oh, para hindi ka na magbitbit. Tirahin mo na lang. Ay, nako, nakakaloka. Oh, alam mo, gustong-gusto ko yung sinabi mo, Richard, that God's plan is always the perfect plan. Yes. Diba? Minsan kasi meron talaga tayong mga plano, meron that makes us human eh, kasi meron tayong free will, diba? Mm. Meron tayong mga plano, meron tayong mga desisyon, kaya lang, yung mga planong yun, kapag hindi natutupad, ibig sabihin nun kasi, ginaganong ka ni Lord, oh. Correct. Parang itinatama niya, oh, sige, napunta ka sa desisyon na yan, pero hindi ikaw dyan eh. Ito kasi yung plano ko. Ganon yung sabi ni Lord. Ganon din yung effects. Parang ano kasi kuminsan yan, yung mga hirap na nadaanan. Oh. Parang training natin yan. Tama. Para sa future. Trota. Ikaw ba tanghenyo kasi ang tambalan naniniwala sa blueprint ng buhay? Ikaw ba naniniwala ka din sa ganon? Ay, syempre din naman. Ako naniniwala ako sa bawat nangyayari sa kasalukuyan. Mm-hmm. May connection yan sa hinaharap. Mm-hmm. Na nakatadhana na ang lahat. Kunyari, kumuha ka ng ano ng nursing na ano na kurso. Na kurso pero napunta ka sa radyo kasi yun yung blueprint mo. Correct. Yung parang ano kasi nga dahil nga human ka, dahil nga tao ka, merong free will to decide. So nagde-decide ka na kumuha ng nursing kasi gusto mo maging nurse. Mm-hmm. 'Di ba? Pero ang sabi plan, ng blueprint ang sabi ng blueprint mo, ang blueprint ibig sabihin nung ipinanganak ka o bago ka pa man ipinanganak, maitadhana na ang lahat, 'di ba? Pero sabi ng tadhana, sabi ni Lord, eto kasi talaga eh. Correct. Yeah. Hindi ka talaga pa nurse, di ba? Doon ka talaga papunta sa ganito. Dito ka, di ba? Ganyan ang nagiging ano, na ang nanay kapag may anak eh. Lahat may sound effects. Pero meron talagang mga maswerteng mga tao na sila mismo alam na nila yung blueprint. Correct. At saka alam na foresee nila o naawala na nila. Or yung choices talaga nila will lead them there. Oh. May mga iba na ano eh. Kasi kumbaga naiplano na ang lahat o meron na itadhana na ang lahat. Tapos sakto naman ang desisyon niya. Ganun din. Oh. Correct. Ito, itong example niya, sino mag-aakala na sa simpleng biro lang? Na wala naman talaga eh. Walang Oy! Dali mo naman ako sa Canada! So ibig sabihin ito mga biro-biro natin mga Bacanaman. Yeah. Diba? Nasa natutupad din niya. Baka naman, i-tour mo naman kami dyan sa Canada. Oh, kagaya yun, yung sinasabi namin, hindi to biro. Oo, yung sa amin. Yung sa amin, sana, nasa tadhana namin, diba, na makareceive naman dyan. Di ba, isipin mo, yung mapadpad siya sa computer shop. Mm-hmm. Tapos, kasi walang magawa. Ay, ang daming pwedeng puntahan. At pwedeng gawin. Oo, kapag wala kang magawa. Correct. Diba? Pero yung napadpad ka sa computer shop, tapos nakausap mo yung may-ari si ng computer Tony. Shop. Tapos bigla ka lang nag-joke ng ganun. Oo. Sino mag-aakala na yung, yun yung sa simpleng usapan na ganun, siya yung magbabago ng tadhana mo. Alam diba? alam mo, totoo. Ako para sa akin, kung panghahawakan mo lang yung the fact na alam ni Lord kung anong ginagawa niya, hindi ka na masyado mag-worry. Correct. Kasi ito, sa totoo lang, ano sabi ni Padre Pio? Pray, hope, and don't worry. Yan. Diba? Yun talaga yung lagi niyang sinasabi. Importante na tandaan mo yun na alam ni Lord to eh. Nahihirapan ako ngayon. Ito, katulad nito ni Richard, hindi ako nakapag-aral, hindi na ano. Pero alam niya to eh. Alam niya to. Imposibleng hindi niya to alam. Meron tong plano eh. Siyempre, ganun talaga. Hindi naman lagi. It's not always a bed of roses. Mm-hmm. Siyempre, makakaranas ka talaga ng paghihirap at alam ni Lord yan. Oh, working in silence minsan si Lord. Oh, eh, God diba? Is silent sometimes. But it doesn't mean na pagtahimik siya, wala siyang ginagawa. Diba? Hindi mo alam, gumagawa
gagawa siya ng pinakamagandang bagay para sa iyo. Sabi niya parang chill ka lang, sige, mamoblema ka diyan. Di ba ganyan? Pero teka, meron akong hinahanda para sa iyo. Di ba ganun minsan, di ba? Nanay natin o tatay natin, kapag ka nagluluto sila, tahimik sila. Kasi puno-puno ng pagmamahal yung niluluto nila. Eh, tsaka parang hindi sila maistorbo, di ba? Pero ang di mo alam, di ba? Parang ano din, nagkamali ka, may kasalanan. Katahimik lang yung nanay mo. Diba? Pero may hawak na sa kamay. Palakol. Dos por dos. Nalaman mo pa lang kapag inuman ka. Tahimik lang yung nanay mo. Ako din, yung nanay at tatay ko dati, na matahimik lang sila, nasa loob ng kwarto. May ginagawa. So yun ang dulo dito. Pagka feeling mo tahimik ang Diyos, meron siyang ginagawa. Yun, di ba? At yun yung napakagandang lesson na itinuro mo sa amin ngayon, Richard. Yes. At itinuturo din natin at isinishare natin sa mga tambalanisa natin na nakatutok ngayon. Mm. Wala lang, parang it gives you, para sa akin, isa yung realization ko for the past so many weeks na yung word na surrender. Mm-mm. Kasi alam mo yun, kapag ka hindi mo na alam kung anong gagawin mo, di ba? Parang, darating talaga yun sa punto ng sino mang tao naniniwala ako dyan. Diba, ituturo ka dyan eh. Ito parang, okay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. San ba ako pupunta? Mm-hmm. Ano bang ano? Dadalhin ka sa puntong ganyan. Oo, na parang magda-doubt ka, magtatanong ka, itetest yung faith mo kung ano. Pero yun natutunan ko, the word surrender. And it will give you peace. Kasi bibigyan ka ng kapayapaan ng word na surrender. Na parang, ito na yung literal na bahala ka na Lord. Alam mo naman yung ginagawa mo. Eh, yun yung, literal na translation doon. Bahala ka na Lord. Bahala ka na Lord. Kayo na po ang bahala sa akin. Na yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga mangyayari sa buhay mo, meron talaga yung dalan. At alam ni Lord yan. Para sa akin, that will give you peace. Eh, na parang, basta alam ni Lord yung ginagawa niya, hindi niya naman ako pababayaan. And I have to go through this. Kailangan ko tong pagdaanan kasi may itinuturo siya sa akin. Leksyon, ganyan. Tsaka yun yung tinatawag din natin dyan nagtatrabaho, yung universal law. Yes. Yung law of attraction na positive feeling kasi na Lord, ikaw na bahala. So, lahat ng universe, lahat ng planeta nag-align para sa'yo, di ba? Kasi it's a positive feeling na sinurrender mo sa Panginoon eh. Correct. Na alam mo, Lord, ikaw na bahala. Hindi yung nagra-rant ka, galit ka. Kasi it will not change anything eh. Totoo yan eh. Kapag halimbawa yung galit na galit ka, bakit sa akin to nangyari? Bakit kailangan ganituhin ako? Bakit ganun? May na-resolve ba yun? Negative feeling yun. Di syempre, ang balik sa'yo, nega-nega rin. Tandaan, ang negatrons. Yan. Dinescribe na namin yan noong isang araw. Ang mga negatrons, yan yung mababahong amoy. Yan. Na dapat mong layuan. Di ba? Dapat mong iwasan. Correct. So sana mabigyan ng peace. Mabigyan ng magbigay ng kapayapaan sa puso mo na kung ano man ang pag pinagdadaanan mo ngayon, alam ni Lord yan. At lalong kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayong hirap, hindi naman din yan lagi. Correct. Sabi nga, meron ako isang kaibigan na nagsabi sa akin na ganito. Sabi niya, alam mo, kapag ka may pinagdadaanan ka mahirap, maswerte ka. Kasi na-experience mong umiyak. Nararamdaman mo kung gaano ka kayuman. Alam mo yan, nararamdaman mo yung puso mo na parang na-experience mong masaktan. Oo, di ba? Parang ano yun eh, and it gives you masyadong madaming lesson kapag ka na-hurt ka, kapag ka nasasaktan ka. So, ibig sabihin, maswerte ka kasi pinagdadaanan mo yan. Though it's understandable, no? Lahat tayo nakakaramdam na masaktan, na mag-worry sa maraming bagay. Sinasabi natin na, do not worry too much kasi God is taking care of everything. Yun sinasabi always natin. Easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin. Totoo naman, mag-worry talaga tayo sa napakaraming bagay. Hayaan mo lang. Pero wag mong sanayin sarili mo na laging nag-worry, na laging nasasaktan. Kailangan, yun nga importante doon eh, natututo ka. Correct. Diba? And again, just trust the process. At the end of it all, happy ending naman ito, for sure. Basta maniwala ka lang. Sabi nga, kung hindi pa happy, hindi pa yan yung ending. Totoo yan. So again, salamat. Trust the process. Correct. Trust the process. And hold the vision. Faith. Diba? Yes. And just have faith. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Yeah. Tama. Salamat, Richard, sa iyong napakagandang kwento, and ulitin ang tambalan at netanghenyo, Buchanan. Yeah. Better sa akin, $500. Oh, baka diba? Maliit yun. Magkano ba palitan ngayon? Awa ko, wala lang. Dream big, partner.
cream, biglakihan mo na. Di, baka sabihin naman kapal ng mga ano. 515 kami na to. 1-5 kami tatlo. Hindi, naisip lang namin. Effort ka pa magdala ng mga, ayaw po namin ng ref mag. Yo, bibigatan ka pa. Bibigatan ka pa. Dagdag pa yan sa baggage mo. Diba? At least kung pera, alam na namin kung saan pupunta. Oo, yun diba? Talaga ang tunay na depenisyon ng pagtulong. Charot! Charot lang, Richie. Thank you for sharing your story and good luck at sana magtagal ka ng maraming taon dyan sa Canada na kumikita ng maganda para sa iyong pamilya. At kung ikaw ay meron ding kwento, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mywagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go, mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love Lang. Always your number one FM Radio Station.